Kilala mo ba ang Antikristo? Sino nga ba ang Antikristo at sino ang halimaw na sinasabi ng Biblia? Ang Antikristo ay against sa Panginoon. The word anti is against, kontra sa Panginoong Hesus. Siya po ay may pagkademonyo, kampon po siya ni Satanas, at lalabas at magpapakilala ang Antikristo bilang siya ang Kristo. Marami siyang malilin lang at marami po siyang mapapahamak na tao. Magpapanggap siya na siya ang tagapagligtas, marami siya ipapakitang kababalaghan, himala, kung bakit marami rin siyang madadaya at maraming mapapahamak na tao pag siya po ay nagpakilala at siya ay lumitaw na dito sa mundo. Dadayain ang Antikristo ang mga mananampalataya. Ganun din ang bansang Israel. Marami siya ipapakita na kababalaghan upang maraming madaya na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kung mahilig po kayo mag-aaral patungkol kung sino ang Antikristo na lalabas sa huling panahon o magpapakilala na siya po ay again sa Panginoong Hesus, marami po kayo mapapakinggan at mababasa, maririnig po sa social media na sinasabi ng maraming tao na ang bansang Amerika, ang mga president po dito, sila ay tinatawag na Antikristo o sila ay kinikilalang Antikristo dahil sila ay very powerful nation. May impluensya din po ang bansang USA. Ganun din po mga kapatid, inahalin tulad ang USA sa panahon ng Babylonia. Kasi nagkaroon ng vision na Antikristo o lilitaw ay ang bansang Babylonia. Yun ang maghahari. So sa panahon po natin, ang makapangyarihang bansa ay USA or yung Amerika. Yun po ay speculation lamang. Ganun din sinasabi ng maraming tao, ang mga Pope ay Antichrist. Kasi nagkaroon po mga kapatid ng pag-aaral patungkol sa mga Pope na ang 666 o ang tatak ng halimaw ay nakakabit po sa pangalan ng Pope o dun po sa mga root ng Pope. Ganun din po mga kapatid, speculation din ng maraming tao sa panahon ng Emperor Nero na nakakabit po ang 666 o ang tatak pa rin ng halimaw sa mga emperador po sa panahon ni Nero. Ganun din po mga kapatid, si Adolf Hitler. Maraming nagsasabi na siya ang Antikristo sa panahon nila. Sa aking pananaw, tinignan natin mga kapatid kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung sino ang Antikristo at ano ang gagawin niya at kung ano ang karakter ng Antikristo. Meron sinasabi ang Biblia na 7 years of tribulation at yung 3.5 years na magaganap ay magpapakilala ang Antikristo na siya po ay magbibigay ng kapayapaan. Siya po ay magpapakilala na siya ay mabuti at hindi pa siya magpapakilala dito na siya po ay Yusuwail. Dito po magpapakilala siya at magpapanggap siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. Kasi nakita sa vision ni Daniel, merong isang hari o merong isang bansa na mag-rule po sa buong mundo. At yun yung Antikristo. Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. At tatagal po ito mga kapatid ng 7 years. At yung 7 years ay nahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo, ang Suwail o ang lalapastangan sa pangalan ng Diyos. 2 Thessalonians 2 verse 9 hanggang 10. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanan ng makakapagligtas sana sa kanila. Gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, magpapakilala ang Antikristo na hindi siya yung Suwail. Magpapakilala muna siya na siya ay magbibigay ng kapayapaan. 3.5 years po yon mga kapatid. At magpapakilala siya at magpapakita siya na nakalagay sa Revelation chapter 6 verse 2. Nang tumingin ako, nakita ko ang isang puting kabayo. Ang nakasakay sa kabayo ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at umalis siya upang lumusob at magtagumpay sa pakikidigma. Pinakita kay Juan ang pagpaparito ng Antikristo sa huling panahon na siya ay nakasakay sa puting kabayo. Ang puting kabayo ay nagre-represent o nagpapakita ng kapayapaan. Simbolo po ito ng peace. Gagayahin niya si Kristo kaya marami siyang madadaya. At ang Antikristo na magpapakilala nung hindi manggagaling sa lipi
ng Israel. Ito po ay hintil. Revelation chapter 13 verse 1, pagkatapos may nakita akong halimaw na umahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 sungay. Bawat sungay nito ay may korona, at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang dagat po sa nabasa natin ay nagre-represent sa Gentile nation. Ang 10 sungay ay nagre-represent sa 10 nasyon o 10 bansa. At ang sungay po ay nagre-represent sa power o kapangyarihan na mag-rule po sa buong mundo. Pagkatapos po ng 3.5 years na pagpapakilala at pagpapanggap na siya ay nagbibigay ng kapayapaan, marami siyang madadaya, lalabas na po ang tunay na kulay ng Antikristo o ng halimaw. Siya po ay magpapakilala na nalalapastangan sa pangalan ng Diyos. Lalabas na po at uupo na po ang Antikristo dito at ipapakilala na niya ang sarili niya. Revelation chapter 13 verse 5, hinayaan ng Diyos na magsalita ang halimaw ng kalapastanganan laban sa kanya at maghari sa loob ng 42 buwan. Hindi lang basta lalapastangan sa pangalan ng Diyos, kundi lalaban sa Diyos. Lalabanan at lalapastanganin ang trono ng Diyos. Kakalabanin ng Panginoon. Ito ang gagawin ng Antikristo sa loob ng 42 buwan. At ang katapos ng 42 buwan ay 3.5 years. Revelation chapter 13 verse 6. Nagsalita siya ng kalapastanganan laban sa Diyos, laban sa pangalan ng Diyos, sa kanyang tahanan at sa lahat ng nakatira sa langit. Ito din ang gagawin ng Antikristo. Pupuksain niya ang mga mananampalataya at maghahari siya sa lahat ng tao, lahi, wika at bansa. Revelation chapter 13 verse 7, hinayaan din ang halimaw na makipaglaban at talunin ang mga pinabanal. Binigyan din siya ng kapangyarihang maghari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa. Sasambahin din ang Antikristo ng mga tao. Maraming tao ang sasamba sa Antikristo. At ang mga taong ito ay hindi binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi rin nakalista ang mga taong sasamba sa Antikristo sa aklat ng buhay. At ang may hawak na aklat ng buhay, walang iba kundi ang Kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Verse 8, sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago pa man likhain ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Ito ang gagampanan ng Antikristo, at ito ang Antikristo o yung halimaw na sinasabi ng Biblia. Magpapakilala po siya, mga kapatid. Saka natin malalaman kung sino ang Antikristo. At bago dumating po yun, magra-rapture po muna. Darating ang Panginoong Jesus. Kukunin niya ang mga mananampalataya niya. Kung ang Antikristo ay buhay na sa pagkakataong ito, buhay na sa panahon natin at malapit na siyang magpakilala, malapit nang dumating ang Panginoon. Tanda po iyan na si Kristo ay darating na. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos, at hindi pa dumadating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So yun lang po yung masasabi ko, mga kapatid, patungkol po sa Antikristo at kung sino ang Antikristo. Kaya po bilang isang Kristiyano, dapat malaman natin na mayroong Antikristo, at sa huling panahon ito ang gagawin niya. Magpapakilala siya, lalapastanganin niya ang Diyos, lalabanan niya ang sangkalangit at didigmain niya ang Diyos. Pero hindi po siya mananalo sapagkat makapangyarihan ng Panginoon, at meron lang siyang gagawin, mga kapatid. Tanda po yan na malapit ang dumating ang Panginoon kapag nagpapakilala na o unti-unti na pong nagpapakilala ang Antikristo. Huwag po kayo matatakot, mga kapatid, sa pagdating ng Antikristo, sapagkat darating muna ang Panginoong Jesus gaya ng pinangako niya. Hindi niya haya ang maranasan ng mga mananampalataya o ng mga naglilingkod sa Diyos ang gagawin ng Antikristo at ang puot ng Diyos na ibubuhos po niya sa mundo kasama ng mga lumalapastangan sa Panginoon. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga pangako at lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon. Marami nawa tayong natutunan, mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like kung nagustuhan niyo yung ganitong video at pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. Hit niyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat na i-release natin na video at pag-aaral. Kung nagustuhan niyo po yung topic po natin, let me know in the comment section. God bless you all pa, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gabueno. See you po.